sa mga tulong sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Igay, makakapanayam natin si Assistant Secretary Romel Lopez ng Department of Social Welfare and Development. Maganda umaga po, Asik Lopez. Yes, ma'am. Good morning po. Good morning po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating programa. Sa ngayon po, gaano na karami yung food packs na naipamahagi at saang mga lugar yung mga may pinaka nangangailangan ng tulong? Well, sa atin pong monitoring po hanggang kagabi po, ano, talagang yung concentration po natin ng malaking concern po natin regarding po kasi ibagyong Egay ay ito pong una CAR, Cordillera Administrative Region, Region 1 at Region 2 po. So particularly po sa Region 1 po, ang problema po natin dyan, yung Ilocos sa Norte at Ilocos Sur. And then sa Region 2 po natin, sa Cagayan Valley, ito naman pong Cagayan Province po. Sa hanggang kahapon po, medyo sabihin na natin minimal po yung mga natatanggap nating reports. Ano? Pero kagabi po, doon na po unti-unti pumapasok yung mga major concerns natin. Like sa CAR, yung ibang mga landslide po, yung pagbaha po natin sa Ilocos Sur. So dito po nakafocus yung ating efforts. Sa ating pong datos, nasa 102,000 families. Ano po? 100,000 po yung mga affected natin ng mga kababayan dito sa mga area na to. 813 barangays po yung affected natin. Mm-hmm. But then, yung ating naman pong pondo, yung ating naman pong readiness, hindi naman po matatawaran. But then, it's the same, ano po, ang ating pong concern ay tuloy-tuloy po yung sama ng panahon. So, yung pagiging ready, yun pa rin po yung pinaghahandaan ng inyo pong DSWD. Asa, kumusta yung pamimigay ng mga non-food items doon sa mga lugar na binaha at marami pong lumikas? Well, sa ngayon po, okay naman po dahil bukod nga po doon sa ating mga family food packs, yung mga non-food items natin, available naman. No? Essential po ito kasi marami po tayong naitala na mga damaged houses sa mga lugar po na yan. Yung pong Region 1, Region 2, and then yung Cordilleras. Ano po? Sa ating pong tala, nasa 184 houses na po yung damage. 21 po dito yung total damage. And then may 162 po tayo na partially damaged. So dito po sa numero na ito, makatutulong po yung mga family kits natin, yung mga hygiene kits natin, yung mga sleeping kits na pinamamahagi po natin. Nasa ganon, yung mga kababayan natin na nasa evacuation center, kahit pa paano may magamit. At doon sa pananatili nila sa ating mga evacuation center, meron naman hong kahit papaano comfort sila. Ano po, yung cost po ng humanitarian assistance na provided natin as of the moment. Kasi tandaan natin, ma'am, yung mga naapektuhan ni Bagyong Dodong, ito rin po yung naapektuhan ni Bagyong Egay. So yung may mga lugar na prolonged na po yung sufferings ng ating mga kababayan, pero prolonged na rin naman po yung naibibigay na tulong ng inyong DSWD. So sa kabuuan, nasa 11.3 million pesos na po yung naipoprovide natin doon sa ating mga kababayan po na apektado nung Dodong pa hanggang ito pong panibagong problema natin, Bagyong Egay. Asak, meron pa ba mga lugar na hindi maabutan ng tulong dahil sa epekto ng bagyo? Halimbawa, may mga mataas pa ho ang tubig, may bumagsak na mga poste, may mga landslide, may mga ganong sitwasyon pa ba tayo? Well, kung may mga landslide, ma'am, may mga isolated tayo na area. Meron po, pero ang nakikita po natin ngayon, saglit lang naman, nakiklear din po natin. Ano po? So ang talagang concern lang po natin, yung datos po ng mga nangangailangan. Kasi hanggang kagabi po, may mga portion po sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, walang kuryente. Maging dun po sa Cagayan Valley, walang kuryente. So mahalaga po kasi sa amin na makita natin yung datos. May pasa sa atin kahit nung LGU yung mga datas ng mga affected individuals. Nang sa ganun, yung atin pong efforts, talagang sabihin na natin, tailor fit dun sa ating mga kababayan. So, once na pumapasok naman po yung data, nakakapag-mobilize naman po yung DSWD para maabot ng tulong yung ating mga kababayan. Dahil may mga preposition naman tayong mga assets, na mga family food packs, non-food items. And at the same time, may mga paakyat na rin po na augmentation
para doon sa ating mga kababayan po niya sa Northern Luzon. Nako, sige, susubaybayan na lang natin yan dahil siyempre may mga lugar pa ho ngayon na may mga matindi pa epekto ng baha at malamang ng bagyo at malamang ay mga ngailangan pa rin ng mga tulong sa mga darating na oras o araw. Susubaybayan na lang namin kung ano magiging action dito ng DSWD. Maraming salamat po, DSWD ASEC Romel Lopez. Maganda umaga po sa inyo. Salamat po, good morning. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.